magliwanag na parang araw. Basahin na po natin ang ating pong ebanghelyo. Hanguin po natin ang ating ebanghelyo sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 13, mga talatang 24 hanggang 43. Ganito po ang pagkakasad. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting bini sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag! Baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapo ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng isa pang talinghaga, ang kaharian ng langit ay katulad ng pangpaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Iyahayag ko ang mga bagay na inililihim mula pa ng likhain ang daigdig. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa kanyang bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ng mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ang anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng Ama. Makinig ang may pandinig. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share. Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! And you better send me your address so that I can send you